Hello guys, Fashion ang exhaust pipe leak ay nangyayari sa pagitan ng engine combustion chamber at ng tailpipe. So from exhaust manifold, pababa ng catalytic converter na siyang nagpapababa ng level ng toxin ng exhaust system. Sabay ipapasa nito sa resonator. Ang resonator ay siyang lumilikha ng tunog ng exhaust. And ipapasa nito sa muffler na siyang noise reduction bago pa lumabas sa tailpipe. So bago natin gawin yun, so obviously, kailangan natin ng gloves kasi maghahawak tayo ng exhaust sealant or exhaust cement. So guys, samahan nyo ako at mag-fix tayo ng exhaust pipe leak. Ayan, dito, ito ang intake manifold, pero wala itong kinalaman sa exhaust leak. And ito yung hinahanap natin, exhaust manifold. Pababa ito dito sa catalytic converter. Ooh! So, parang ito kaagad yung leak, ano? Kung mapapansin ninyo, maitim. So, pwedeng, since diesel, maitim yung usok. So, ito na yung sign ng nandito nga sa catalytic converter yung leak. And guys, hindi ko sure kung catalytic converter ito or resonator. So ayan, dadaan dyan at papunta naman na to sa muffler. Ito yan guys, yung muffler. Na siyang noise reduction. At labas na tayo sa tailpipe. So ayun lang guys, napakadali lang. And sa tingin ko, nahanap ko kaagad yung leak. Dahil doon lang naman yung may usok na black, ano? So, ang gagawin kaagad natin, subukan natin linisan, tignan natin kung saan yung leak, crack ba to, butas, o kung ano, or kung kaya ba tong tapalan ng exhaust, sealant, and kung kaya bang lagyan ng sealant na hindi na tinatanggal ang buong ito. And, ayan guys, kung makikita nyo, malaki-laki yung crack, ano? Ayan. So, simulan na natin lagyan ng sealant. Tingnan natin kung uubra tong sealant. Dahil kung hindi, tatanggalin ko tong buong catalytic converter or resonator. Nang sa ganun, mas masil ko ng maayos. So, kung hindi umubra, tsaka natin tanggalin para masil natin ng maayos. At syempre, bago ko makalimutan, ano, eto na muna yung before. Pansin-pansin yung usok at tunog. At eto naman ang after malagyan ng exhaust cement. Kapansin-pansin na wala nang singaw or usok at mas smooth na ang tunog nito. So hindi kinaya, malamang dahil hindi ko natanggal masyado ang carbon, hindi ko kasi masyadong abot. So ngayon tatanggalin, tools na kailangan, socket wrench and impact drive. And bago ang lahat, huwag natin kalimutan lagyan ng penetrating fluid para sa mas mabilis na pagtanggal ng tornilyo nito. Good job.
Alright guys, subukan natin start na wala itong katalipid converter. Tingnan natin kung ano yung tunog. Ay, masakit. Subukan natin gasolina na. Ito yung walang katalitik converter, ano? Kung makikita nyo, dun, nandun yung hati sa gitna. Tapos ganito yung tunog. Nakakastorbo mo tayo, magagalit siya sa akin dito. Pero ang sarap sanang patakbuhin, ano? Okay guys, so sa ngayon, ang gusto ko lang munang gawin, kukunin ko yung catalytic converter natin sa loob para mas ma-sealed ko ng maayos. Nahirapan ako kahapon kasi hindi ko tinanggal. So sinubukan ko lang lagyan ng sealant or seal na nakakabit. So ngayon, tinanggal natin. So susubukan kong i-sealed ng mas maayos. Parang degreaser na rin para mawala yung oil . Hello guys, dito na nagtatapos ang ating video. So ngayon, kung talagang hindi kakayanin ng sealant yung singaw ng muffler, ng catalytic converter natin or yung pipe natin, madali na lang siyang tanggalin. So tatanggalin mo siya, dadalhin mo dun, or dali mo na lang yung kotse mo sa machine shop. Ang gagawin siguro dyan, ihihinangin or i-welding. So bakal na ulit. Kung mariremedyohan pa nila ng ganun, ano? So, sa tingin ko, tatagal naman to. And so, kung nakakuha ka ng idea kung paano mag-repair na exhaust pipe leak, and kung interesado ako sa mga ganitong klase ng video, like, subscribe, para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video, and maraming salamat, bye-bye!